Hindi namin mabibili yung lupa na yon. Dito kami magbabrunch. Anong oras na mag-alas? At pwede na ito siyang harvestin in 32. Meron na siyang bunga. Itong kamatis natin. Meron naman ako natanggap na package from Yestar. I love, 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 love the material. Hi guys, ayan, today is, ano ba ngayon? Sabado ngayon, tawag na ito. Guys, pasensya nga pala, hindi na talaga consistent tong pag-vlog natin. Nakakaloka, anong bago, di ba? Yung nakakaloka talaga kasi parang once a week na lang ata tayong nakakapag-vlog. Or twice a week, mga ganun. Kasi ayun, nabisi-bisihan. Nabisi-bisi ako dito sa bahay, guys. Wala na talagang oras. Vlog tayo ngayon kasi meron tayong pag-ganap-ganap-ganap ng slide. Di ba dun sa latest, hindi. Diba dun sa isang vlog natin, sabi ko na sa wakas, eto na yung parang lupa na bibilihin, ganun. Hala, guys, nakakaloka kasi ano tawag na ito, hindi namin mabibili yung lupa na yon. Nag-usap sila nung nagbebenta ng lupa na yon, tapos sabi na at least parang mga 300 acres yung bilhin namin dun. Eh, hindi naman namin afford yung ganun kalaking, ganun kalaking lupa, guys. Ang afford lang ng asawa ko, mga 100. So, ay, nag-usap sila. Tapos ngayon, sabi nung nagbebenta ng lupa sa kanya na meron pa silang ibinebenta. Tapos ngayon, pinuntahan namin yung lupa na yun. At hindi namin siya nagustuhan, guys, kasi parang mga 30% ng lupa is ano siya, hindi siya dry ba, so maano siya, basa. Ano, fina-flood siya. So yung lupa na yun, 97 acres siya. Pero 30% nun nga, fina-flood ba, kaya ayaw ng asawa ko. Ayoko rin siya kasi hindi talaga siya patag. Ano siya, para siyang hili ba, ganun. Kinausap ng asawa ko yung isa pang, nagbebenta ng lupa. Meron siyang sinadjust na lupa at yun na nga yung pupuntahan natin today, guys. Kasama ko yung asawa ko. Wala pa yung asawa ko dito. Nandun siya sa loob. Inaantay yung business partner niya. Kasama rin namin yung business partner niya mamaya. Inaantay lang namin siya dumating dito sa bahay. So, yes! Kamusta kayo, guys? Sana okay lang ang all. Ayan. Na-miss ko kayo. Yun! Ewan ko, na-miss niyo ako. Kakaloka. At, ayun na nga, hindi pa kami nagbabrunch. Nagising kami ng mga alas 10. So, yun. Nagluluto ako kanina nung tapa, beef tapa. Tapos sabi niya sa akin na huwag ka na magluto kasi may pupuntahan tayo. At hindi ako magtatrabaho ngayon, sabi niya sa akin ganyan. Ayun, itinigil ko yung iniluto ko. Kasi sabi niya na kakain na lang daw kami sa labas mamaya. Or magda-drive-thru, ganun. So, yes! Baka gutumin tayo. Nagdala ako neto, oh. Anong tawag neto? Fruity snacks. So, isa kay Pat, isa dun sa business partner niya at sa akin. So, yes. And, syempre, hindi mawawala ang the coffee. Many hours later. Dito kami ngayon sa Phyllis. Dito kami magbabrunch. Anong oras na mag-alas 3 na? Sobrang gutom na kaming tatlo. Nakakaloka. Hindi nga pala ako gano'n nakapag-vlog dun sa, tawag na ito. Dun sa lupa na pinuntahan natin kanina. Kasi hindi kami, hindi talaga kami nakapunta dun sa mismong lupa. Kasi sobrang basa talaga nung lupa. Baka mamaya ma-stuck kami ba? So, ayun, next time na lang daw kami magpupunta dun. Tapos sinawagan ng asawa ko yung nagbebenta ng lupa at mag-meet sila, I think, this week. Ang hagar-hagar ko, nakakaloka. Hindi pa ako naliligo, guys, kaya pagpasensyahan niyo na yung aurahan natin. Yung asawa ko at yung business partner nga pala niya nandun sa loob, nag-o-order sila. Sobrang busy dun sa loob. Kaya ayun, lumabas ako. Ang dami namang tao talaga dito, eh. Nahiya ako mag-vlog. Nahiya talaga ako mag-vlog. Pakita ko sa inyo yung place. So, ganyan yung itsura niya sa loob, guys. Dito kami sa labas uupo kasi full na dun sa loob. Wala nang available na upuan. Kaya ayan. Ganda ng weather ngayon, guys. Kanina, medyo maulan pero lumabas na si Mr. Araw, si Mr. Sun. So, perfect. At napaka-windy today. Time check, it's now 4:05 ng hapon. Nakauwi kami dito sa bahay mga mag-aalas 4. Tapos, ayun, nagdali-dali ako dito sa taas kasi tinatawag ako ni Inang Kalikasan. So, ayun, naparami ako ng kain kanina dun sa Phyllis, guys. Naubos ko talaga lahat except yung fries kasi hindi na talaga kaya ng sikmura ko, hindi talaga kaya ng chan ko. Kaya, ayun, inuwi na lang namin yung natira naming pagkain. Anyways, guys, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga halaman na itinanim natin nung kailan ba tayo nagtanim.
First na nagtanim tayo, parang March 18 ata yun. Tapos March 19, maitinanim din ako. Tapos nung April 5, maitinanim din ako. So, ayun na nga guys. Ipapakita ko sa inyo kung anong kalagayan ng ating halaman. Meron na tayong halaman na namumulaklak. Tapos meron na rin bunga yung mga iba. Pero hindi pa lahat merong bunga. So, ayan yung pak choy natin guys. Looking good. Super, super healthy ng ating pak choy guys. So, tinanim natin to nung March 18. At pwede na to siyang harvestin in 30 to 40 days. Tapos nga pala, merong tatlong pak choy dito kahapon. Kita niyo yan, bago ko lang yan itinanim kahapon. Dati dito siya na side. Kaso kahapon nagpunta dito yung kapatid ng aking biyanan at binigyan ko siya ng mga tanim nating mga gulay-gulay. Binigyan ko siya ng okra, ng cucumber, ano pa mong binigay ko sa kanya, pak choy at string beans. So, yun, yung pinagkuhanan ko ng tatlong pak choy dyan, tawag nito, tinaniman ko siya ng bago. So, kinuhanan ko siya dito kasi may doble-doble ako natanim dyan. So, inilagay ko siya dyan. Dito naman, tinaniman ko siya ng carrots. Ayan. Itinanim ko siya dito kasi parang dying na siya dun sa naglagyan natin. No, yung maliit na pot na para siyang karton, para na siyang dying dun. Kaya sabi ko na itanim ko na siya dito. Tapos nung transplant ko dito guys, ano na siya, lumalaki-laki na siya. And then dito naman guys, yan yung cucumber natin. Antayin ko lang siyang lumaki at itatransplant ko siya dun sa, siguro sa harap ko siya ililipat. Then dito naman guys, yan yung string beans natin. Ayan, nasa maliit siyang paso guys. Hindi talaga siya totally paso. Yung parang karton na paso. Tapos ngayon, parang mukha siya mamamatay. Kaya sabi ko na, para sila ng carrots. Kaya ayun, inilipat ko siya dito. At ayun, tignan nyo guys, meron na siyang bagong mga dahon-dahon. Kasi nung nililipat ko din siya dito, wala talaga siyang dahon. Sinubukan ko siyang ilipat dito kung mabubuhay ba siya or hindi. Nagulat ako at ayun, meron siyang bagong mga dahon-dahon. Feeling ko magsusurvive to. So yeah. Tapos eto naman guys, eto yung pepper natin. So ganito yung itsura niya. Eto yung pinakamatagal na mag-sprout sa kanila guys yung pepper. Ang tagal-tagal talaga nilang mag-germinate. Antay ako ng 2 weeks rin before to mag-germinate. Pepper rin to siya. Parehas sila nung nandoon. At guys, tignan nyo naman yung cucumber natin. Ang lusog-lusog-lusog ng cucumber natin. Eto yung cucumber na itinanim ko nung April 5. Tapos after 3 to 4 days, ano na sila, nag-sprout na sila. At meron pa dito. Ayan. Yung cucumber yung pinakamabilis mag-ano sa kanila, mag-germinate. Meron pa doon. Ayan. Ayan, ang lulusog ng cucumber natin, guys. Tapos, ito naman yung okra natin, guys. Itinanim ko to noong April 5. Tapos, after a week, nag-ano na sila, nag-sprout na sila. Pero may mga namatay dyan, guys. Bale, ito lang yung mga nag-survive. Madami-dami naman yung nag-survive kahit papaano. Tapos, meron din dito. Okra rin to sila, guys. Tapos, yan din. Okra din siya. Okra. Tapos, ito naman yung string beans natin or yung sitaw natin. Itinanim ko to noong April 5. Sabay-sabay sila ng okra at yung cucumber natin. Ay, pinakita ko kanina sa inyo. Kita nyo naman yung sitaw natin, ang lusog ng sitaw natin. Ewan ko kung kailan ko ito itatransplant. Feeling ko itatransplant ko na sila sa ano. Siguro sa Monday ko na sila itatransplant. Kasi napansin ko, kapag itatransplant ko sila na ganito na yung ano nila, ganito na sila kalaki, mas mabilis silang lumaki. So, yeah, I think yun yung gagawin ko sa Monday. Yun yung gagawin natin sa Monday, magtatransplant. Itatransplant na natin to sila. Eto naman guys, yung carrots natin yan. Carrots yan siya. Tapos eto, feeling ko eto yung basil. Napaghalo ko sila guys kasi akala ko mamamatay yung carrots natin. Kasi etong carrots natin guys, nababad yan sa tubig. So hindi ko sure kung mabubuhay yung carrots. Pero sinubukan ko lang siya na ilagay dito sa lupa. Hindi ko ina-expect na mabubuhay siya. Eto naman yung chives natin. Parang iisa pa lang yung chives natin andun. Eto naman yung sweet corn natin guys. Ayan, sweet corn. Ang dami kong seeds na inilagay dito. Siguro mga more than 10. More than 10 din dito. Pero tignan nyo naman, iisa pa lang yung nag-sprout. Iisa pa lang yung nag-sprout. Pero sabi niya, Bianan, antayin mo lang. Antayin na lang natin kung meron pang mag-sprout na sweet corn. So, etong mga halaman na to, guys. Eto yung nabili natin dun sa matanda na kakilala ng asawa ko. Tapos, nabili rin natin sa Home Depot yung mga iba. At nakalimutan ko yung pangalan ng isang store na pinuntahan din natin. Etong halaman na to, jalapeno siya. Pero wala pa ata siya. Hindi pa ata siya namumulaklak. And then, eto naman, eto yung kamatis natin. Namumulaklak na to guys. Meron na siyang bulaklak. Kita nyo yung kulay yellow dyan. Ayan, yung bulaklak ng ating kamatis. Meron pa actually dito. Ayan, nice. Looking good. Looking good ang ating kamatis. Dito naman banda, jalapeno rin siya. Hindi ko alam kung namumulaklak na to. Ewan ko kung meron na siyang bulaklak. Parang wala pa ata siyang bulaklak. Hindi pa siya namumulaklak. Tapos eto naman, jalapeno din siya. Wala pa siyang bulaklak. Eto naman, pepper din siya.
Pero ibang uri ng pepper. Ito yung meron siyang bulaklak at meron na rin siyang bunga. Feeling ko meron na itong limang bunga, bilangin natin. So, meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, meron na siyang limang bungang pepper. Anong uri ng pepper to? Ano siya? Hot burrito siya. And then this one, wala pa siyang ano, wala pa siyang bunga pero meron na siyang bulaklak. Namumulaklak na siya. Kita niyo yung mga bulaklak niya, guys. Yung iba, pabulaklak pa lang siya. And then dun sa pinakadulo, wala pa siya. And then, ayan, halos lahat ng pepper natin, guys, namumulaklak na siya. Eto, anong uring pepper to? Oops, ay mag-focus. Thai hot pepper. Eto yung inaantay kong mamulaklak talaga. Inaantay ko magbunga kasi parang ito yung sili dun sa Pilipinas, yung maliliit ba. Tapos ito naman, pepper din siya. Meron na siyang bulaklak isa. Ay, bulaklak daw. Meron na siyang bunga isa. Ayan. Hala, nagbubunga na sila. Alam nyo ba, kahapon parang wala pa to. Or hindi ko lang napansin. But yes, looking good ang ating pepper, guys. May maha-harvest na tayo soon. Anong uri ng pepper to? Sriracha ata to. Feeling ko sriracha siya. Yeah, sriracha. Dito na side, guys, eto yung sinasabi ko sa inyo na meron na siyang bunga. Etong kamatis natin. Dalawa yung bunga nito eh. Isa. Nasaan yung isa? Nasaan yung isa? Dalawa to, dalawa yung bunga nito. Ayun, dalawa. Pero maliit pa yung isa. Nakikita nyo ba? Ayun yung mag-focus. Ayun. Ang dami niyang bulaklak, guys. Kita nyo yan? Eto, maha-harvest natin to in 60 to 80 days. So ayan guys, we're back here dito sa ating pa-office-office. Nakakaloka. Anyways, ayun na nga, meron akong i-share sa inyo guys. Meron naman ako natanggap na package from YesStyle. At itong nga package nga pala na natanggap sa YesStyle guys, wala akong binabayaran pati shipping fee. So, shipping fee, wala akong binabayaran guys. Wala akong binayaran, as in zero talaga yung binayaran ko guys. Kasi nga diba, YesStyle influencer na tayo. Kapag ka YesStyle influencer ka guys, meron ka mga benefits na makukuha sa YesStyle. Meron ka mga commission na makukuha kapag ka ginamit yung rewards code mo, ganun. Tapos kapag ka YesStyle influencer ka guys, pwede kang sumali ng mga pa-campaign sila, mga pa-contest nila. Kapag ka hindi ka YesStyle influencer guys, hindi ka makakasali dun sa mga pa-campaign nila, sa mga pa-contest nila. Ayun na nga, meron silang pa-contest na ganap nung kailan ba yun? Last week, nakalimutan ko yung date. At sumali ako kasi first come, first serve yung pa-contest nilang ganun. So pag-post pa lang nilang ganun sa Instagram guys, sumali na ako, jumoin na talaga ako agad-agad, ora mismo talaga. At after mga ilang days or weeks ata, nag-email sila. Kasi kapag kakuha ka guys, mag-email yan sila sa email address mo. At yun na nga, nakatanggap ako ng email sa kanila na nakuha ako. Isa ako sa mga napili at yun, binigyan nila ako ng $30 voucher. Etong pa-contest nila na to guys, Y2K contest yung tawag. At kapag ka mananalo ka sa pa-contest nilang ganun, meron kang mare-receive na $200 voucher. So perfect, bongga talaga yung YesStyle na yan. So meron talong. Meron tayong 3 items dito guys. First item natin guys is itong crop camisole top. Ayan, itong size nga pala nito guys is one size lang siya dun sa website nila. So wala silang small, wala silang medium. Pero guys, don't you worry kasi, charing, kasi napaka-stretchable na itong crop top na to. As in, super super talaga stretchy niya. Oh, kita niyo naman yan, diba? So, kung payat kayo or kung medyo malaman kayo, for sure magkakasya talaga to sa inyo kasi napaka-stretchable talaga niya. Yung material nga pala niya is 100% nylon siya, yeah, 100% nylon siya at napakaganda talaga ng material niya guys, as in, hindi siya makati sa balat, di ba meron mga material na makati sa balat, pero eto guys, napaka-comfortable talaga niyang suotin, as in talagang napakalamig niya sa balat, parang wala ka, yung feeling ko nga parang wala akong suot eh, tapos hindi na rin kayo mag-rong problema kasi meron siyang papading dyan sa loob, so no need na mag-bra kayo, yun nga lang, medyo ano siya, see-through siya, kung tirik na tirik yung araw, makikita na meron siyang papading-pading dun sa loob, di ba kita nyo guys, kitang-kita yung padding, ewan ko nakikita nyo, pero kitang-kita ko siya eh, so yeah, that what it looks like. Pero kung nakababa yung buhok nyo guys, yung ilalagay nyo yung buhok nyo dyan sa harapan nyo ba, for sure hindi yan makikita, hindi gano'ng makikita. Pero kung wala lang naman sa inyo nakikita yung padding, laban na, uy, ayan o, ang ganda kaya, as in guys, I highly recommend this cute crop top sa inyo. Charing, mag in English the eye. Next item natin guys is itong lace trim crop camisole top. Guys, I love
love the material. Yung material nga pala niya is 92% cotton siya, 8% elastin. So kung pagpipiliin, yung first na pinakita ko na crop top sa inyo kanina or ito, eto yung pipiliin ko kasi fan na fan kasi talaga ako ng cotton. Pero yung pinakita ko ng crop top sa inyo before neto, maganda rin siya. Pero yun nga, kung pagpipiliin, eto yung mas bet ko. So yeah, yung kulay nga pala na in-order ko is brick red, ayan. Yung bibiliin ko sana yung light pink na crop top na ganito ba? Kaso mali ako nang na-order. So nagulat ako. Hindi ito in-order ko na kulay ah, pero yeah, gusto ko siya. Importante maganda yung material niya. So perfect na perfect talaga siya. Parehas na parehas yung itsura niya dun sa website nila, so hindi ako na-disappoint. At ang bet na bet ko yung palace nilang ganap dyan, ayan, the pack! Ang lakas niya makasexy, diba? Pero never mind yung chan natin kasi ang dami talaga nating nilamon kanina sa Phyllis. So boom boom, sog talaga yung chan ko. Papakita ko naman yung itsura niya sa likod, ayan, ganyan yung itsura niya sa likod. Guys, nakakalurky, so yes. Last item natin guys is itong high waist na pantalon. Ayan, wait. Papatong ako dito para makita nyo yung kabuuan talaga. Kabuuan ng pantalon. Ayan, so I got this in size small. Ayan, medyo mahaba siya. Ayan, pero no problem guys kasi gagawin natin yan ng paraan. Pwede naman natin siyang i-fold na ganyan para hindi talaga siya sumasayad sa lupa. So yeah. Meron siyang pabutas-butas na ganap dyan. Meron siyang pabutas-butas na ganap dyan, which I like. Super, super cute. At yung material nga pala niya, guys, is 100% polyester siya. Hindi ko ina-expect na ganito kaganda yung material niya kasi hindi talaga ako fan ng polyester. Pero itong pantalon na to, guys, yung feeling niya parang hindi talaga siya polyester. So, kung i-rate ko tong pantalon na to, bibigyan ko siya ng 10. Ganun siya kaganda. Ganun kaganda yung tela niya. So, yeah. I highly recommend this jeans. So, yun ay mga items na nakuha natin from Yastel, guys. At magpo-post nga pala ako ng mga pictures sa Instagram natin. Ayan. Yung mga items na pinakita ko sa inyo kanina kasi nga, diba, sasali tayo sa contest nila na Y2K contest. So, yan, abang-abang na lang tayo dyan. Abang-abang na lang tayo dyan sa Instagram natin, guys. Kung hindi nyo pa pala ako nag-follow sa Instagram, ayan, feel free to follow me on Instagram. It's simply Gly. Ayan, yung pa-follow back ko kayo. Lahat na nag-follow sa akin, pina-follow back pa. So, ano pa nga ba? Ilalagay ko nga pala yung mga links ng mga items dyan sa description box just in case gusto nyo mag-purchase at pwede nyo gamitin yung rewards code ko para makasave kayo. Ayan. Simply Gly, kung gusto niyo lang naman guys. Yan na yung video guys. Sana guys nagustuhan niyo itong video natin. Please like this video if you did enjoy and please subscribe if you haven't yet. Thank you so much guys for watching. I'll see you in my next one. Bye guys! Ingat kayo ang ping. Bye!